mga common interview questions sa mga employer, papuntang time. First of all, syempre, hindi mawawala si introduce yourself. Kasi guys, ako, sinasabi ko lang is my name, my age, my educational background, and of course, my working experience. Kasi ayun po yung apat na mga pinaka-importante sa lahat. Kaya ayun na lang po yung hinahilize ko at sinasabi ko. Kasi alam ko po na sobrang dami pong applicants at hindi rin po biro ang mag-interview ng higit pa sa 500, minsan 800, or worse, umaabot pa po na 1,000 plus ang mga ini-interview nila. Kaya po hindi na po nila tayo maiisa-isa. At ito na guys, yung mga questions na mga possible na itanong sa inyo sa mga interview. Kaya guys, take down notes para na rin magawa niyo ng answer or ma-review niyo po siya kapag ka meron po kayong interview. Mas okay po kasing meron tayong bala kapag ka may binato sa ating questions, diba guys? Mas okay, mas ready. Kasi hindi po natin alam kung sino po yung employers na matatapat po sa atin at kung ano po yung mga ibabato po nilang questions. Kasi may employers po talaga na wala na po masyadong questions at may employers din po na sobrang daming questions. Ganun po. Hindi mo po masasabi ang kapalaran mo sa interview. Kaya much better na handa ka. Meron kang bala, ika nga. Second question guys is why you want to work in Taiwan? Why you want to work in Taiwan? Bakit mo daw gusto magtrabaho sa Taiwan? Sa bagay, kung ako rin naman yung interviewer, tatanong ko yan sa aking interviewin kung bakit niya gusto magtrabaho sa Taiwan. Ba guys? Okay, third on my list is what do you contribute to our company? Ano daw ang maiaambag mo sa kumpanya? Kaya guys, ito mag-review-review na talaga kayo kasi madugo itong mga ganitong mga questions tapos i-ano mo pa na in English. Kasi guys, usually kapag ka may interpreter, yung Chekwa, hindi marunong mag-English yun. Kaya mas okay kapag ka natapat ka sa may interpreter kasi hindi ka na mahihirapan, pwede ka mag-Taglish doon or pwede ka na rin mag-Pilipino doon. Pero kung natapat ka sa Chekwa, magaling mag-English, ay, dai, sabi ko sa'yo, nosebleed ka. Kaya mag-review, review ka na. Okay. Fourth question guys is, why should I hire you? Bakit daw kailangan kang kunin? Or bakit kailangan kang tanggapin? Fifth question guys is, what is your weaknesses? Ano daw yung kahinaan mo? Baka kahinaan mo, isagot mo, kahinaan ka po, naiwan ako ng asawa ko. Di ganon. Dapat mag-review ka para alam mo ang isasagot mo. Okay, next question is what is your strength? Ano daw ang lakas mo? Okay, what is your strength? Kaya mo nang sagutin yan. Sinulat ko na dito guys mga questions na tinanong sa akin before ng mga employers sa iba't ibang company para na rin matulungan ko rin kayo sa inyong pag-a-apply. Okay, next question is why you want to work abroad? Bakit mo daw gusto magtrabaho sa abroad? Alam mo na, bakit gusto mo magtrabaho sa abroad? Para matulungan ng pamilya, of course. Lahat naman tayo, kaya gusto natin mag-abroad is matulungan is yung family natin. Of course, para na rin matupad yung mga pangarap natin na magkabahay at lupa. Maiaon sa kahirapan ng ating mga pamilya. At kung ano-ano pang gusto nyong isagot doon. Basta guys, practice nyo in English ha, in English way. Parang tanungin nyo yung sarili nyo sa salamin, tapos sagutin ka rin sarili sa salamin. O kaya ito guys, take down notes nyo yung mga questions na binibigay ko sa inyo, then ipatanong nyo sa mga asawa nyo, kaibigan nyo, o kung sino pa man pwedeng pagtanungan, siya magtatanong, then ikaw yung sasagot. Para naman mahasa yung English mo, mahasa yung speaking mo, I mean mahasa yung salita mo, diba? Para the way ka mag-deliver, para mahasa yung delivery mo, pag English, diba? Basta ito yung mga kabisaduhin mo, para at least kapag ka tinanong ka, may binato sa yung questions doon, ay dai, sabi ko sa'yo, papasalamatan mo ako sa mga to. Di joke lang. Okay, next question guys is what do you see yourself 5 to 10 years from now? 5 to 10 years daw, paano mo nakikita ang sarili mo? Nakikita mo ba yung sarili mo na meron ka ng bahay at lupa? May business ka na? Manager ka na sa company na ina-applyan mo? Mga ganun ba? Or successful ka na? You can manage your own business, di ba? You have your own parlor, you have your own, di ba? Restaurant. Diba? Yung mga ganun. Basta mga positive lang. Yung mga dreams mo, yung sabihin mo, kung ano mga naiisip mo, katulad ko, gusto kong before na magkaroon ng restaurant, I can see myself 5 to 10 years from now, I am a successful businesswoman. Yes, mga ganun. Diba? Kung di yan, diba, mamangha sa'yo, businesswoman pa dahil, sabi ko talaga. Ay, yung mga ganun, mga pa-impresent mo sila, diba? Bigay mo yung sagot mo sa kanila, yung ikaw talaga, yung kung ano naiisip mo. And syempre, diba, review-review rin tayo, mga proper na sasagot mo rin sa kanila. Hindi yung basta-basta ka lang sasagot na kung ano-ano pa dyan, diba? Okay, mga possible pang mga questions is, what makes you happy? Yung mga ganong simple question. Yes guys, talagang tinatanong po talaga yan. Kahit simple yan, minsan ang hirap din sagutin. O, paano ka daw, ano daw yung mga nagpapasaya sa'yo? Sunod naman, what makes you sad? Ano daw yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo? Pero guys ha, pag tinanong po kayo ng ganyan, huwag nyo naman sabihin na
huwag nyo naman sabihin na nagpapalungkot sa inyo is yung pamilya nyo. Kasi baka may isipin po ng mga nag-i-interview is, nagpapalungkot pala sa iyo yung pamilya mo. Paano ko mag-a-abroad yan? Paano ko namin tatanggapin? Baka mamaya pagdating mo sa abroad is, mamaya malungkot ka dun, mahomesick ka dun. Baka mamaya bigla mong gustong uwi, mag-resign, mag-recontract. Baka yung sabihin nila sa inyo. Kaya guys, mag-isip po kayo ng mga magagandang answer sa questions na yun. Kaya nga sabi ko guys, kung ano yung mga questions na simple, ayun pa rin parang ang hirap talaga kung kukusin guys. Kasi akala mo lang simple na ganito, minsan guys, kailangan natin magsinungaling ngayon pagdating sa interview. Oo, totoo yun guys. Kanina sabi ko lang, diba guys, sabihin natin yung nasa puso mo. Ay, sabihin mo yung nasa puso mo. Kasi ngayon sabihin ko na naman na minsan kailangan natin magsinungaling. Dapat balance guys. Minsan sabihin natin yung nasa puso natin. And of course, minsan, magsinungaling din tayo. Ganun guys. Kailangan po talaga yun. Lahat po tayo nagdadaan doon. Kasi hindi naman po talaga natin pwedeng sabihin na ayun yung nagpapalungkot po sa atin. Kasi syempre, maliligwak po tayo sa interview nun kapag kaganin po yung sinagot po natin. Yung family po natin is yung nagpapalungkot sa atin. Dapat guys, kumanap po kayo ng mga answer na mas maganda pa po doon. Dapat yung mga positive way nung i-answer nyo. Ganun guys. Kumanap po kayo ng mga related sa trabaho, na kung saan ka nalulungkot. Yung mga ganun guys, basta positive yung dating sa kanila. Questions is, what makes you angry? Ito guys, nahihirapan ako dito sa questions na to. Okay. Hindi mo pwedeng sabihin na naiinis ka kapag ka hindi ka sinusunod, naiinis ka kapag ka nagsisinungaling sa'yo, naiinis ka kapag ka may mga nasasabing masasama, yung mga ganun guys. Ang hirap guys, kasi mamaya ibalik nila yung question sa'yo na paano kapag ka yung patrabaho mo is hindi ka sinunod, naiinis ka na nun. Parang ang bad eh, ang bad ng dating sa kanila nun. Basta guys, hanapan nyo ng mas magandang mga answers. Binigay ko sa inyo itong mga questions na to guys para rin mapaghandaan nyo. Kasi yung mga questions na to before guys is hindi ko ini-expect na itatanong sa akin. Ang hirap guys, sobrang hirap. Kahit na ang dali-dali ng questions na yun. Pinakamalaking achievements o pinakamalaking nakamit mo sa iyong buhay. Ganun! Diba? Madali lang yan guys. Kaya alam kong kayang-kaya niya ang sagot. Okay, next question guys is, what is your biggest failure? Pwede mong sabihin yung mga experience mo, family, at kung ano-ano pa. Basta research lang guys. Marami po niyan sa Google. Basta type niyo lang po itong mga questions sa mga sinasabi ko po sa inyo. Matutulungan po kayo ni Google dyan. And of course, last but not the least is, what is your salary expectation? Day, baka mamaya sabihin mo, may salary expectation is 40,000 pesos. Ay, naku, huwag ganun. Ganun ha. Baka mamaya, imbis na tatanggapin ka, okay na, pasado ka na, lumigwak ka, naligwak ka dun sa salary expectation mo. Minsan, huwag po tayo magmukhang pera ha. Minsan, magsinungaling din tayo paminsan-minsan. Sabihin po natin na, ganito, hindi po ako nag-expect ng kung ano, gusto ko lang po magtaba. Yung mga ganun, huwag tayo magbabanggit ng mga kaperahan dyan, kahit kayo naman po talaga yung pinunta natin, diba? Kaya nga gusto natin magtaba doon para mas malaki ang pera! Diba? Lalo na ngayon, diba? Nag-increase na ang sahod ni Taiwan. Kaya naman, push lang. God bless sa inyong lahat sa pag-apply nyo. At kung meron pa po kayong tanong, comment down below po. At huwag nyo pong kakalimutan ang mag-like kung nagustuhan nyo itong video na to. And share nyo rin po sa mga aspirants o sa mga gustong umapply papuntang Taiwan. And of course, subscribe na rin kayo guys para naman ma-update po kayo sa mga susunod ko pa pong videos. That's it for today's guys. Thank you! God bless!